paano magkatotoo yung mga hula mo sa akin, ha? Naman, madam. Kailan ba naman bumalpak yung mga hula ko sa'yo? Angelo, ano nangyari sa'yo? Kunin kumuha ka ng mga gamot sa cabinet sa papabilisan mo! Gamot? Kahit saan ko'y kumuha ka! Kahit anong makukuha mo! Yes, madam! Angelo, ano nangyari? Kausapin mo ko! Angelo, ano bang nangyari? Sagutin mo naman, oh! Saan ka ba galing? Kami. Hindi naman humawawala sa inyo si Ina. Dadalaw naman po siya dito. O hindi kaya kayo ang dumalaw sa amin. Aling Belen, isang pamilya lang naman po tayo. Bukas po ang bahay ko para sa inyo. Tagal ko lang po talagang nangulila sa anak ko na ang gusto ko lang ngayon na makasama siya. Sabi mo, Miss Amor, ano naman ho eh? Siyempre, anak niyo si Ina. Eh, may karapatan kayong kunin siya. Kami naman ho, hindi naman ako totoong nanay. Hindi kami totoong pamilya. Eh, anong karapatan namin para pigilan kayo? At saka, kami naman ni Red, tsaka ni Isko, ayos ko kami dito sa apartment. Di ba? Red, Isko, ayos lang tayo dito. Ayos kami. Ina, ano bang ginagawa mo? Ay, ayos mo na yung mga gamit mo. Sige na. Mag-ipake ka na. Naghihintay na nanay mo. Ihintayin ba kita, anak? O gusto may pasundo kita sa driver? Dino, hindi ko rin ako kasi alam kung ano oras ako makakaalas. Nanay Belen, alam kong hindi ko masusuklian ang lahat ng kabutihan ninyo sa anak ko. Pero gusto ko po kayong pasalamatan sa lahat-lahat. Kayo po, si Tatay Isko, si Red. Salamat po. Red, lagi ka bibisita sa bahay, ha? Sige po. Makita na lang tayo sa bahay. Inumin mo na yung kape mo. Sige na. Sige na. Sige na, mag-impake ka na. Bilisan mo na. Alam na nila, mabubuo na sina Eduardo, Amor at Ina. Hindi pwede to, sira ang plano ko. Ngayon ka lang naman nagkaganyan, anak. Malalagpasan mo rin to.
maayos na rin na malayo ka sa ina na yun. Kaya tama to. Maniwala kayong lahat na kapatid mo siya. Angelo? Anak, akala ko naman. Kunapa? Huwag mong lalagitan ang anak ko. Claudia? Sinabi na sa akin lahat ni Angelo. Tungkol sa anak niyo ni Amon. Na si Ina? Muntik ng pakasalan ng anak ko yung kapatid niya? Ano ba naman yun? It's complicated. It's complicated talaga! So ngayon na anak niyo ni Amor, si Ina, ano nang mangyayari? Buo na yung pamilya niyo, ganun? Ma? Olia. Isang buong pamilya na ngayon ang papa mo, si Amor, at yung ina na yun. Let me explain. So, paano na? Si Angelo, si Leah, anong mangyayari sa amin? Si Amor ang mahal mo, hindi ba? So, magiging sabit na lang kami sa pamilya niyo, ganun? May dalawa tayong anak ko. Kami yung unang pamilya mo. Ngayon, ano na lang kami? Wala akong maalala, Eduardo. Pero sinasabi ng puso ko na nasasaktan ako. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko itong pamilyang to. At kahit siguro makaalala ko, walang pagbabago sa sakit na nararamdaman ko. Napakasama ng ugali mo. Napaka-unfair nitong ginagawa mo sa amin para maramdaman namin doon ang mga anak mo. I'm sorry. Kung ayaw ko lang. Kung ayaw ko lang ayusin. Yung mga bagay-bagay. Hindi ko lang gagawin. I'm to? Kay Eduardo pa naawa? Angelo.
Una na ako, Nay. Sige. Malis ka na. Gabi-gabi na nga eh. Sige na. Saan ka pupunta doon ng dalaga? Bisko, babalik na siya sa nanay niya. Kukunin ka na niya. Sige, susuli na kita, gandang dalaga. Bilan, susuli na natin si gandang dalaga, ha? Kawawa naman kasi yung si gandang babae. Miss na miss si gandang dalaga. Ka na. Buti nga hindi nagwawala yung tatay mo. Samantalahin natin. Sige na. Sige na. Salamat sa lahat, Nay. Salamat ako. Naku, tama na yung drama-drama. Mabuti pa, umalis ka na. Sige na, gumagabi na oh. Baka mamaya, ano pa mangyari sa daan sa'yo? Sige na. Sige na. Ito yung bag mo. Ingat ka. Sige. Sige na. Ingat ka. Tahan na. Hindi naman mawawala si ate. Pwede ka naman dun dumalaw eh. Basta habang wala ako, magpapakabait ka ha. Alagaan mo si nanay, pati sa tatay. Tahanan. Ay, ina lumakad. Red! Ba't kasi? Bitiwan mo na yung ate mo. Kailangan umalis na. Hindi makaalis-alis dahil sa'yo eh. Halika nga dito. Sige na, ina. Mag-iingat ka. Ika na. Tama na, oh. Gusto mo kumain, ha? Magluluto ako. Kakain tayo, ha? Sige na, ina. Lagi ko sinasabi sa'yo noon na umalis ka nila. Iwan mo na kami. Pero ngayon, eto na. Ang sakit-sakit pala eh. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Lagi kita pinagtatabuyan noon. Mahal na mahal kita, Nay. Alam mo, ikaw, mabuti kang bata. Napakabuti mong anak. Maswerte si Miss Amor. Mararamdaman niya rin.
Alam ko naman eh. Matagal mo na gusto mangyari to. Yung malaman mo ang nakaraan mo. Yung totoong pagkatao mo. Kaya ngayon, dyan sa bagong buhay mo. Anak. Maging masaya ka, ha? Maging masaya ka. At lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Cooking our breakfast. Tulong na ho ako. Ay, nakalimutan ko, may chef nga pala dito sa bahay. Ito ho yung una ko natutunang lutuin bago ako natutong magsaing. Alam mo, namanan mo sa akin yan, yung hiling mo sa pagluluto. Nung maliit ka, kahit nasa kusina ako, hindi ka humihiwalay. Yan din ho yung sabi sa akin ni Nanay Belen. Apologize. Nagkukwentuhan lang naman tayo. Parang dati. Gusto ko lang din ho sanang mag-apologize, tita. Nanay ang tawag mo sa akin nung bata ka pa. Pero, ikaw, kung saan ka komportable, kung nanay, mommy, mama, it's up to you. Nanay na lang ho. Siguro kung yun ho yung tawag ko sa inyo dati, baka na-miss niyo hong maninig yun. Miss na miss. Gusto ko hong mag-apologize dun sa nangyari. Alam ko dapat yun dapat yung pinakamasayang araw eh. Yung... It's okay. Naiintindihan ko, anak. Alam niyo ho, itong kwentas ko na to dati, madalas kinakausap ko to. Nana ka talaga sa akin. Dati ganyan din ako. Pero alam mo ba kung anong kinakausap ko? Ang picture ng tatay mo. Kinakausap ko rin ho yung picture niyo nun. Nung hong nasa Punta Verde pa lang kayo. Kasi sinabi ko sa sarili ko, balang araw gusto ko maging kagaya nyo. Kaya nga dapat ho, di ba, ang saya-saya ko ngayon. Kasi noon, kwintas lang yung meron ako, pero mahal ko na kayo. Mahal ko na kayo ni Gop. Pero sa tuwing naaalala ko lang ho kasi si Angelo ngayon,
maayos din ang lahat. Nasaan ka ba, Angelo? Pero simula ngayon, hindi ko hahayaan na masaktan pa niya ulit kami. Kahit anong mangyari, kahit pa ibalik ko yung dating Claudia, kailangan kong makaganti sa kanya. Hello? Hello? Kilala mo ba siya? Opo. Kaibigan ko po siya. Naku, kagabi pa dito yan eh. Hindi naman namin magising. Salamat po ah. Eh, ito nga pala, oh. Naka 995 siya. Naku, buti may pera ako. Ito po. Sige po, sa inyo na sukli. Ay, salamat po. Salamat po, ah. Apo. Hello. Hello, uwi na tayo. Hindi ka na. Nagabi ka pa dito. Hello. Hindi ka na. Uwi na tayo. Lalaya na kita. Ayoko. Lalaya kita. Ayoko. Sige na, uwi na tayo. Ang dami naghahanap sa'yo. Ayan, ayoko. Claudia? Gusto ko lang malaman mo na hindi ako natutuwang malaman na may anak pala kayo ni Eduardo. At si Ina yun. Hindi ko naman ine-expect na matuwa ka. At hindi ko rin maintindihan kung anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko. Pwes ipapaintindi ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na pagod na akong maging mabait. Pagod na akong intindihin ang relasyon niyo ni Eduardo na maging kawawa ang mga anak ko. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasan si Angelo. Dahil yan kay Ina. Walang may gusto nang nangyari. Nasasaktan din si Ina. Huwag mong sisihin ang anak ko. Pwes ikaw ang sisisihin ko. Dahil nagpabuntis ka kay Eduardo at dahil doon, wasak na wasak ang anak ko. Umalis ka sa pamamahay ko. Kailangan mong maintindihan na sa akin lang, sa amin lang ng mga anak si Eduardo. Sa mga anak mo? Oo. Sa kanila rin si Eduardo. Kagaya ni Ina na anak namin. Pero ikaw, Claudia, walang sayo. Alam ko, ako ang asawa. Ako ang mahal ni Eduardo. Pero ikaw ang kabit. Saksak mo sa kukote mo. Na hindi matutupad yung pinapangarap mong maging buo ang pamilya mo. Dahil hindi ko hahayaan na magkaroon ng kahati ang mga anak ko. Oo nga pala. Naalala ko kasi yung mga kabit sinasampal. Don't worry, Anna.
Sige na, maganda ka na darating ang tatay mo.